Araw sa inyo lahat mga kaibigan, ito po ang inyong abang lingkod na si Silent Breacher at sumayin nyo ang round 2 game 1 sa ating patimpalak, ang 1v1 tournament kapag lumaban ang api. At okay, ang mapang ating paglalabanan sa round na ito ay ang Angoville, at kasama kong mag-shoutcast sa araw na ito ang aking kasama sa na referee na si Gary 168. Magandang umaga sa iyo, Gary. Magandang araw pala, sorry. Magandang araw, Silent Richard. Ako'y nagagalak na kasama kita ngayong araw na ito dahil matagal na lang hindi ginagawa to. Ang tagal na nga, sobrang tagal na. Ayun, at okay, sana maayos ko na tong PC bago matapos ang taon. Anyway, ayun, so ang laban na to ay sa pagitan ni Team Philippines na maglalaro bilang Beton at si Panzer Kampf Group Wagen, ano yung L? Sorry. Break weapons. Ayun. At okay. Ano, simulan ba natin to, Gary? Yung L, divider lang ata nila yan. Ah, divider lang. Ah, okay. Ayun. So, okay. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. At simulan na natin ang mga magaganap na salpukan within the 5 second mark. Within 5, 4, 3, 2, 1. On pause. 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so sa ngayon pinapanood ko sa southern part, ito si Panzer Kampf Wagen Break Weapons. At mukhang may balak siya mag-PU spam ng apat ang kinu niya na Pioneer. Sa side ko naman, nandun ako sa north side, kinakap na ni Team Philippines yung high munitions point dun lang sa labas ng base niya. Pero may iba atang plano siya. Ano, ano ba, magpapa-spam ba siya? Oo, apat na nga. Apat ang ginagawa niyang mga Pioneer. Ngayon pa, magiging lima na. So sa ngayon, sinasarado niya yung cut-off point sa may bahay. Sinarado niya at nilagyan niya ng mga tank traps. Teka. Anong second ka na? Nasa 1 minute and 15 seconds na ako. Saan ka na? Same. Oh, tank traps. May tank traps ba? Hindi. Barbed wire lang nakita ko. Sorry. Ano, may makapansin mo na lang din yan. Nakita ko kasi ginagawa eh. Okay. Sa pagkakataong ito, so si Break Weapons ay talagang nag-going for ano, talagang map control sa start siguro para makakuha kagad ng mga resources. Yun. Magawa na nga. At ito, mukhang sinasarada na rin niya yung middle road. Nilalagyan na rin niya ng tank traps. Tama. Kung napapansin mo. Ayun. So, dalawang units pa lang na nakikita ko kay TP. Isang lieutenant at isang recon section. Hindi ko alam kung ano na yung pumapasusunod na gagawin niya. Teka, check ko. Ayun. Another infantry section ulit. So, wala pang engagement. Okay, so sa pagkakataong ito mukhang mag-take up na yata to si Break Weapons tingin. Ayun, at si TP naman, ang target niya ay mga VP. So, nakita natin na yung dalawang VP na pinupuntiro niya. At unang contact yun sa babang bahagi ng mapa, Pioneers versus Recon Section. Ay, maagap na naka-retreat si Break Weapons at okay, siya naman na magka-cap. Okay. So nakikita natin ang style na ginagawa ni Team Philippines yata ngayon is to go for ano, immediate to go for VP, increase VP because of the nature of the rules. Yeah, in terms of map control, pare, medyo dominated na ni Break Weapons yung mga points, pero hindi natin alam, knowing Team Philippines, tignan natin kung paano niya makikasan to. Contact! Pero alam naman natin talaga sa start, diba? Mabagal talaga gumawa ng mag-cap ng points ang British. Usually talaga start din yung talaga yung laro nila, diba? Okay, ito, isa-isa na nililinis ng mga infantry section ng mga Pioneers.
At okay, balik sa VP Cup si Team Philippines. Abangin tiniente naman niya, eh, kinukuha yung medium munitions point sa may kaliwang bahagi ng ating mapa. Kinukuha naman yung kinukonsolidate na ni TP yung left side. Ano yung nandun sa bahay? Gary, dun sa cut-off ng Werma. Pioneers ang pioneers in laman. At kung mapapansin mo, ang style ni Break Weapons ay talaga mukhang balak niya talaga ilimit yung coverage ng Bren dahil nilagyan niya ng isang damakmak na pat traps sa gitna ng kalye. Ngayon, ang nangyayari ngayon, ginagawa na ni Break Weapons ang kanyang ano, yung kanyang trig barak at kumuha na at na-queue na agad dalawang grenadiers. Grenadiers? Ano kayong balak nito ni dalawang grenadiers na naka-queue. Ano kayong balak ni Hilario dito? Tama, oh, sa mga hindi nakakalap, may na-employ kasi sa isang popular na game replay strategy na ginawa. Nalimutan ko na kung CRS ang sikat na manlalaro din. Okay. Ginawa niya, nag-straight to tech, straight to Tito. Tapos ang Gren spam, tsaka half track. Parang base. Pius, parang modified Pius spam ang ginawa niya. Okay. Naalala ko. So, sa tingin ko, ito yung ginagawa niya. Samantala, matinding contact ang nagaganap ngayon dun sa may cut-off point ng Airmark. Kung saan nakikita natin. At ito yung isang malaking pagkakamali ngayon ni ano. Kamali ngayon ni ano ni Hilario or ni so, natulak siya ng husto, mga kaibigan. Kaya tuloy putol na putol siya. At nakita mo yung ginawa ni TP sa taas sa may fuel point niya na tinatry kasi inatry i-cap ng ano ng cap ng Pioneers ng field support truck. Oo, binaback out ng truck. Binaback out ng truck. Pero ito na rin yung real second, tutulungan na yung ano yung field support truck. Oo nga, pina-retreat talaga niya yung recon squad para tumulong dyan. Pero ito hindi maganda, nakakita ako ng half truck ngayon, siguradong may laman ng ayan o, yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Yan ang naging strategy na medyo na pinopularized lately. Ayun, at wala mga ayan, nag-retreat na yung mga tao ni ano. Ni Team Philippines. At magtatanim na sigurado yung field support truck. Ayun, natanim na. Ayun na, nagtanim na. Medyo na may problema na yung field support truck dahil dalawa na yung ano. Dalawa yung squad niya na may ano, may Panzer Shrek. Kaso mukhang dihadon na yung field support truck. Sabog. Ayun. Putok. So yan yung isang strategy na talagang ini-employ ngayon lately. At ginagantihan na ni TP yung ano yung hot truck. Okay, nakikita rin natin naglabas na ng Bitters ko. Sa pagkakataon ito, tatlo na yung Grenadier scoops na ginagawa. Tapos yun, mukhang ang ginagawa ni Hilario ngayon is kinakapta niya ngayon ng yung right side. Tama-tama, nakatakas yung half track. At the same time, ayun, nagawa rin mag-consolidate ni Hilario o Break Weapons dun sa right side dahil nakita natin na kanina, punit na yung right side pero nabawi na dahil dun sa ginawa niyang pag-assault kanina, nagawa niyang mapa-atras ang buong. Ito, ayun, may bagong tama. Pero yan lang talaga actually ang ano, pinaka-delikado talaga pag nagbe-British eh. Nagbe-British. Ang dali atakihin yung base mo. Dahil sa pangyayaring to, sobrang na-delay si Team Philippines na ngayon. But it
Speaking of delay, nakikita ko na medyo lumulutang na si TP. Sa mga sandaling ito, meron na siyang 1,000 MP, 145 ammo at 111 na fuel. Sa'yo, Gary. Sa contrast na yon, si Hilario, sagad na sagad. Gamit na gamit lahat at gumagawa na siya ng, gumawa na siya ng campcraft at mag-get 1 na yung infantry niya. Ayun, get 1 na. Naka-bet 1 na nga yung infantry ni Hilario. Ay, ito yan, hinahabol na naman yung truck. Nakikita mo. Umabot kaya. Hinahabol na ulit yung truck. Ay, pero na-suppress. Na-suppress yung isang Glenn squad. Oo, nagkataon. Sinwerte si TP doon na dumikit doon sa may MG nest. Damage engine. Pero madali lang yan. Ayan, yan na. Naka-consolidate na ulit. At ang oras mga sandali. Sa pagkakataon ito. 9 minutes and 51 seconds. 52, no. 53, sa... 54. Yan, 56, 7. So sa pagkakataon ito, apat na yung Grand Squad na yung ginawa ni Hilario. Talagang heavy infantry, infantry battle ito, mga kaibigan. At talagang sugatan yata yung truck ni TP. So balak na lang ata ngayon ni TP para makabawi. Para medyo makabawi, mukhang balak ata niya iputulin na lang muna si Hilario na hindi niya nagawa dahil lang para kahit paano ma-offset yung delay. Na ginawa sa pagsabog ng kanyang unang truck. Ilang units na nakikita mo kay break weapons ngayon? Kasi sa ngayon, si TP ay... Sa ngayon, 5 Pioneer, isang half truck. Isang half truck, tsaka 4 na Grand Squad. Tatlo Meshrek. Dito naman, 2 Brand Squad, isang Recon Section, isang Normal Infantry Section. At si Kapitan, palabas na rin. Ayan, so sa ngayon... ang BP count is 481 kay Hilario at 397 and counting down kay TP. So, sa pagkakataon ito, masasabi natin medyo malaki disadvantage ngayon ni TP. At tingnan mo yung ginagawa ni Hilario ngayon sa taas. Sinasrado niya yung kalye. Oo nga, no. Ang tanong bakit niya? Kaso hindi yata gagana yung kanyang style. Pero ngayon, si TP ay sinusubukan niya mag-i-consolidate ngayon yung left side. At nakikipag-alitan ngayon doon sa kanan. At yun, bet 2 na yung mga infantry ngayon ni Hilario. At pinapuyar sa ngayon ni TP yung bahay. Kaya hindi niya magawa. Dahilan para mag-alit sa buong Briton dun sa may kalye. Okay, si Kapitan naman nandito, nagka-cut na at lumabas na rin ng okay pang counter niya sana dun sa truck. May Stuart light tank na si... Pero ang problema lang niyan, medyo hirap yan dahil apat na yung Shrek squads ni Ayun, das patay yung captain. Mukhang patay, mukhang mamamatay ba? Buhay! Uy, buhay! Buhay yung captain! Ang nakakagulat lang dito, mga kaibigan. Hindi man lang gumawa pa ng medic bunker si Hilario. Although nakuha na niya yung buong right side. At doon naman sa taas, okay, pinaglalaruan ng mga ng Ben Carrier ng Pioneers. Oo nga. At gumawa na yung Stuart, mukhang mag-iikot-ikot na ngayon. At yung kakataong ito, si Hilario ay nakastock pa rin sa T2 at nag-concentrate sa apat na Shrek squads. At okay, may armored command truck na rin si TP, kakalbas lang din sa base. Oo. Germans are seizing territory from us. At adyan na naman, susugod na naman ang puwersa ni susugod na naman yung puwersa ni Hilario. Balak ata talaga niya pilayan yung truck ni pilayan talaga yung truck ni TP. At mukhang ayun, tinatry talaga niya ipitin.
So sa ngayon, yung kanyang Stuart at yung kanyang Bren ay nasa kanang bahagi ng mapa. Pero to, mukhang susugod na packet yung mga Grenadier squad at papatayin yung field support truck. Tingin ko lang. Kaso hindi yata kaya dahil ang dami. Ang dami rin kalaban na Tommy squad. At sa mga sandaling ito, nakarinig na ako ng doktrina, tayo na. Tawag si Tinyente ng Colin RT. Kailan para mapag-trust na squads. At ngayon nag-vetry na rin yung ano, tama-tama nag-vetry na yung infantry ni tama-tama nag-vetry na yun, may gulayat, gulayat, nakikita mo yung gulayat, yun, mukhang pumutok. Di yata napansin ni ano, di napansin ni Titi. Napaka-effective talaga ng ano, mag-vetry na grins. Kasi bagsak nga lang half track. Takbuhan sila lahat. Buhay yung brain. Carrier pa rin. Buhay yung brain. Oo nga. Exacto. Pati yung Stuart. Ayos, ayos. Samantala din sa may left side. At yung captain, ngayon, nagumagala na muna. Ah, Pioneer. Nakakuha na ng BP. So sa ngayon, medyo nakabawi-bawi na ngayon si TP. Pero yan, sumusugod na ulit yung mga Pioneer. Takbo yung captain. So ngayon, si TP, binabawi na ngayon yung buong left side naman ngayon. At syempre, dahil sa virtue ng mga truck, parang ngayon meron siyang tatlong naka-OP na lugar. Dalawang high muni, tsaka isang high fuel. Oo nga, no? Syempre, swabe yan. Kahit na maano siya niyan, wala siyang problema sa ano sa resources niyan. Pero ito na naman, ang mga vet sa ngayon, Grenadiers. Although sa ngayon, nag-tech 3 na si Hilario. Malamang para sa Nebel yan. At yun, yung Staghound, lumabas ka. Ba't ka mamatay-matay lang din yung Ren Carrier na napasabog na. Yan, tagtakbuhan na ngayon yung mga tao. At may isa pang gulayat na naman nagtago sa likod ng puno muna. Eh, nakita ko, nakita ko. Malamang para pakabang. may masamang balak yan. Oo nga. Tago muna na isa pang ano. At ito, mukhang balak na naman ni TP. Iputuli na naman muna si ano. At yun, magagawa niya na yan. Si Hilario kasi ang laki ng kanyang ano. Ng kanyang map control at advantage sa resources. May doctrine na ba si ano si Break Weapons? Wala pa sa ngayon. Pero nag tech 3 na. Ayun, magte tech 4. Malakata niya malamang Ostwin. Tingin ko lang. Kasi may apat na Shrek squad siya para anti-tank. Ayan, nagagranada na. Boom! Laking damage nun ah. Takbuhan yung mga tao. Ay, si TP naman mukhang may balak, may masamang balak din. Gumagawa siya ng mga over-repaired na Staghound with MG. Oo, nakikita ko nga rin yun. Ayan, successful yung ginawa ni ano, ni successful ang ginawa ni TP na pagputol. Malaki yung nangyari niya, no? Depletion sa resources ni Hilario ngayon. Ay, at nakikita mo yung sa ano, sa BP sa taas? Oo. Nakakandado yung isang Pioneer doon, parang nagbabantay daw siya. Oo nga, no? Magbabantay lang daw muna siya. Pero pinabayaan siya nung captain at yun, nag-cap na lang ng medium munitions point. Bahala sa buhay mo dyan. Oo nga. Hindi na raw niya kailangan siyang guluhin. So sa ngayon, nangyayari, napapansin ko dito yung engineer ni TP, ang sipag ah, nag-over-repair muna. At ayun, may Cromwell na rin. Tama. Pero sa ngayon, pagkakataon nito, mukhang hindi yata alam ni Break Weapons na meron na siyang nakakalaban ng mga maraming tanke. Mukhang akala yata niya, puro infantry pa rin kalaban niya. At nag-call in, nagtawag si Kapitan at okay, Captain's call, ayun, napapunta ang buong infantry forces papunta dun sa may right side at bigyan banat ng heroic charge. Okay, ang ganda.
Boom. Ayun, daming namatay oh. Bagsak ka agad yun. At ito na. Oy, left side contact. Yun, ito na yung mga... Sa baba rin, sa baba rin. Exacto. Oo. Kaso nga lang, pangyayari ngayon, mga kaibigan, yung dalawang Staghound, ayan, papasok mo naman sa bunker yung mga Grenadier squads. Makasagasa, si kaya makasagasa, kaya amoy sagasa, pare, amoy sagasa. Ah, ayun, binisagsaga sana. Oo, oh, amoy sagasa talaga. Ayan, 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 ayan. Oh, aray, aray, aray. Puti gan. Nasagasaan isang buong squad. Grabe. At yun, Kaso dapat pinatay muna yata dapat ni TP yung dalawang pioneer doon. Kasi kung hindi, eto, magkakaroon na ng tanke si, you know. Oo. Hilario. Although, hindi pa naman, wala pa namang immediate threat kasi malayo pa yung MP ni Hilario. Pero syempre, hindi naman sigurado alam ni, sigurado hindi alam ni ano yan, ni TP. Oo. So sa ngayon, ayan, malaking damage ang nagawa ng tatlong armored vehicles niya, no? Malaking damage ang nagawa niya. Pero ito ngayon, binabanatan na ngayon ni TP yung mga OP na points ni, ano? May OP na points ni Hilario. Ayun, pinili ni, ano? Ang pinili ni, na doctrine ni Hilario is Blitzkrieg right-hand side. Right-hand side, okay. So malamang ano niya yung blitzkrieg attack tsaka yung resources, oh. Yung manpower. At okay na ka. Ayan, nag-retreat na nga yung tao ni, you know, ni ngayon. Malamang i-activate na niya ngayon siguro yung blitzkrieg. Mm-hmm. Ay, hindi pa. Takbuhan, ayun, you know. Steady lang. At ang oras naman sa sandaling ito ay 20 minutes. Nagtataka lang ako dito. 55 seconds, 56 seconds. Ah, ito, gumagawa na ng Panther si, ano, you know, si Hilario. Malaking tama kay Hilario yung pagkawala ng isang Shrek squad na yun. Nabawasan niya kanyang anti-tank healing power. So, sa pagkakataong ito, andiyan ka pa ba, Manong Bob? Oh, andito pa ako. Sige lang, tuloy lang. Yan, so pagkata ito, ngayon ko lang din napansin, apat na pioneer pala namatay yan kay Hilario at isang grand squad. So natira lang sa kanya, apat na squad na lang. So in terms of numbers talaga, vastly outnumbered. Although in terms of quality, masasabi mo siguro talaga medyo pantay pa rin naman dahil nababalance ng quality. Pero still, outnumbered siya at outgunned. Dahil sa dami ng mga nakahanda na mga sandata ni TP. Ngayon may Panther nang lumabas. Matinding ang engagement na nagaganap ngayon dun sa cut-off point ni Hilario. At yun, Mondi kaka- At nakikita mo, ang tibay talaga ng veteran na squad, oh. So, kita mo, nagsasagupaan na yun, oh. Ayan! Inartian na! Call in arty! Boom! Pero walang ganon tinamaan. Meron namatay na dalawa, pero yun lang yun. At yan, pasugod na naman si TP sa base, dalawang Cromwell, dalawang Staghound, at isang Stewart. Sinabay ata talaga niya yata doon sa pag-retreat ng mga tao. Malamang ika-canister shot niya to, mga kaibigan. Nakakaramdam ako. Negative para sa canister shot kasi nakikita ko dito, 58 ammo lang ang meron si TP. So, okay. Ah, ganun. Kala ko kaya siya sumugod dahil para ma-canister shot niya rin. Oh, pero malabo pa. Pero ito, isa na lang. Pwede na siya mag-canister shot. Pero kalat yung mga Grenadiers para gawin yun. Ayan, kinanister shot pa rin naman niya eh. Hindi, wala pa. Wala pang lumalabas na ano. Dapat kung mag-stop. Ah, wala pa rin ba? Wala pa. Mingan destroyed. Ah, bagsak yung Cromwell. At yan, gumagawa ngayon ng, oh, ng canister shot. Gulayat ni yun si, ano. Ayun, yung Panther saka yung Cromwell, ayun, nagpuputo ka na. Mukhang sino kaya mananalo sa engagement na ito.
Uy, mukha yung Cromwell mananalo. Oo nga, mukha nga. Pero nandiyan na yung support nung Panther. Nandiyan na yung mga Grenadiers. Tsaka may Goliath. Nandiyan yung Goliath? Ay, yung Goliath! Ah! 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 Uy, buhay! Ito. Pero sa ngayon pagkakataon na ito, putol ngayon si... Naputol na ni ano? Ni... Naputol ni TPC ano? Si Hilary sa kanyang resources. Napapansin mo sa panggugulo niyang yun, although maraming namatay sa kanya, well, particularly dalawang Cromwell, pero malaking bagay yung na malaking bagay na nandyan yung ano, kahit paano na delay niya ng gusto si Hilario, although buhay yung Panther. Tama. At okay, dun sa Royal RT support na left side ang kinuha ni TP at yun, ilang points na lang. Ay hindi, pwede na pala maglabas ng priest si TP at yun, panibagong engagement na naman ang nagaganap dun sa may cut-off dahil sinusubukan punin ulit ni Oo nga, makapansin natin na yung captain ni ano, yung captain ni TP napakasipag mag-cut sa taas. Oo nga, pero hindi niya pa rin maka... Ayun, na, pwede niya na pala ano, bukas na pala ano. De, binutas na ano, binutas na Starhound. Ah, okay, okay. Wag lang mamatayan ng isang Grand Squad itong si Hilario kasi malaking malaking pilay ulit yan pag namatayan yan. Malaking pilay yan. Although pag napapansin mo sa may gawing kaliwa, may isang Shrek Squad na paakyat, malamang akala niya makakalibre siya. Ayun, nakakita na naman. Naamoy siya ng Cromwell at mga Staghound. Ayan, makabulin ba siya? Ayun, marami na naman namatay sa panig ni Hilario ng mga Pioneer Squads. At ito, pinuputol niya ulit. At the same time, habang nagsasalita kay, kakalalabas lang ng Priest 105 self-propelled gun na malap, siguro ipopuesto na ito. Hindi maganda to sa Hilario. Ito na. Although ngayon, may nakuha ng Stormtrooper Squad si... No, nagkuha na siya ng 4 Stormtrooper Squad, pero... Pero wala pa siyang kulang pa siya sa manpower. At sa pagkakataong ito, talagang gutom na sa resources itong si Hilario. Talagang pati yung right side nakuha na rin ni TP. Malaking pagkakaiba to sa ano, sa kaninang ano. Ay nasago pa nung ano no, yung early game. Tama. At okay, si break weapons naman, okay, pabalik dun sa may cutoff. Ayan, yung... At since natunugan ni, Team Philippines kanina yung Panther, eh, nagsiset up na rin siya ng isang 17 na powder gun placement sa, ano niya, sa base niya. At yun, ito na yung contact. Ah, para kahit paano, may konting protection man lang, ano? Oy, call in artillery! Ayan, nag-call in artillery na. Malamang inaantay lang ng priest na mag-retreat yung mga ano, tapos magbibira yung priest. Pupusta ako. Yun na nga. Ayun na, umangat na yung nguso ng priest. Ito na, sisimulan niya na magpaputok. Ayan. Yan sa babae. Ayun! Ayun! Buti, nakatakas oh. Ayan, may Oswin na rin si Hilario. Malaking pilay na pilay na ngayon si Hilario ngayon ah. Pero kahit na ganyan ang mga pangyayari, malaban pa rin. Tama. At ang VP count sa mga sandaling ito ay bumabagsak to 207 at 359. Bagamat hawak na ni TP ang lahat ng VP sa mga sandaling ito, lamang pa rin si Break Weapons. Pero sa mga sandaling ito, medyo namumroblema na ang ating kaibigan si Break Weapons dahil sa performance na pinapakita ngayon ni Team Philippines. At okay, halos lahat ng tanke meron siya except dun sa Firefly.
Oo nga. Malamang magagawa na rin ng Firefly ito si... Gumagawa na ba? Hindi pa. Floating ba si Hicks, you know? Si tama lang. Sa mga sandaling ito, meron siyang 400 na manpower, 168 na ammo at 353 na fuel. So sa fuel siya lumulutang ngayon. Ah, okay. Well, natural lang man sa bridge yan eh. Pero sa pagkakataong ito ngayon, yung si Hilario nagtatry magkuha sa kanan at tinatry niya ulit na harangan. Nalagyan na niya ng barbed wire muna. At ito, maganda rin yung ginawa niya. Maganda rin yung ginawa niya, ano, ni Hilario. Nag-base rake ulit. Magplanta ng mga mines bagamat yung malayong-malayo kung saan nakapwesto yung armor company ni Team Philippines. Pero ito, lumalapit ngayon ng mga Briton. Golaita. Pwede yun. Golayat malamang ang ibig sabihin yan. Tingin ko lang. At tinitinan mo ginagawa naman ng TP, gumagawa ulit siya ng isa pang ano, 17 pounder, pero hinahayaan lang muna ni ano, hinahayaan lang ni Hilario na i-rapin yung beast niya. At ayan, yung sa Panther. Taas, medyo nangangalahati na yung buhay. Ayan, magpapaputok na ba? Hindi, pero tinawag mo captain lahat ng mga infantry. At yun, namatay din yung captain, bagsak yung captain. Ay, ganun, patay ba? Patay. Oy. Yung dalawang Dread Squads. Okay, napaputukan ngayon yung 17 Pounder. Oh, pero mukhang aabot ba? Nandun yung mga expert engineers eh. Ang galing ng ginawa ni ano, Hilario. Para kahit paano medyo pampabawas. Oh, yung Lieutenant ba no? Pinofocus fire ngayon ng Oswin. Ayun. Pero napansin na delikado na yung Lieutenant. Kaya ayun. Pagbisiran na umalis na lang yung buong infantry. At mukhang ang balak na lang ni Hilario. Talagang katapano kung hindi siya mananalo. Ayun, bumagsak na yung Grand Squad. Yung Grand Squad. Ayun, yung Priest, nagpapaputok na naman. Talaga ng Death 3. Ayun! Uy! Na gano'n, nagbarad siya. Nag-creeping barad. Creeping nga. Uy, dami na naman ang mapatay. Uy, patay na naman yung isang Pampayan Air Squad.